Kasi di ba tayo mga babae, galit-galitan din tayo para alam nyo na mga peeps. Pero kasi yung ibang afam, hindi sila ganyan, kaya mag-iingat kayo mga peeps, kasi kapag ginawa nyo yan, and then yung partner nyo is, hindi sila mahilig na gawin yung mga bagay na yan. Ako, nganganga talaga. Yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. And hit the notification bell para may updated kayo if I have a new upload. My name is Kate and you are watching Humolas TV. Mga kapips, Humolas TV, subscribe ka na. Yung vlog natin for today is siyam na katotohanan tungkol sa mga foreigner or sa mga ka-chatmate yung foreigner or sa mga afam. So, check it out! A few moments later. So, yun! Ito na, bali, ano siya ha? Ito yung sasabihin ko di... Kung ano yung sasabihin ko dito, mga peeps. Bale, ano siya? Ito lang yung mga facts, ha? Mga facts. Facts talaga, ha? Ito yung mga facts about sa mga foreigner or sa mga afam. Sa mga afam, kasi nga, lalo na sa mga babae, sa mga Filipina na naghahanap naghahanap ng mga foreigner. So, ibibigay ko yung siyam lang, syempre, huwag naman nating pahabain. Umabot tayong, ano, hanggang magdamaga. So, siyam na katotohanan na ibubulgar. Isishare ko sa inyo mga peeps ha, kasi, eto, syempre, madami na akong naging mga experience about sa mga, sa pagkikipag-chat ng mga foreigner, kumbaga, hindi naman sa expert, pero, mas madami na talaga akong na-experience kasi nga, hello, 4 years ba naman na-chat ng mga foreigner. And, experience ko din syempre kay Banana kasi, we're almost 7 years na nagsasamang dalawa, kaya si-share ko sa inyo. So, let's start! Number 1, facts. Isang number 1 na katotohanan tungkol sa mga foreigner is mahilig talaga silang magmura. Oo, guys. Mahilig talaga silang magmura, guys. I know na madami din, meron din ibang foreigner. Yung mga foreigner na mga God-fearing or basta kahit hindi God-fearing, kahit kasi parang normal na lang talaga sa kanila yung mga salitang, alam niyo, yung mga F, mga N, she, mga ganyan. Normal na lang talaga yun sa mga foreigner, guys. Kaya, kapag mahilig magmura yung boyfriend mo, masanay ka na kasi, yung ibang Filipina is parang na-offend sila kapag nagmumura yung mga boyfriend nila. Siyempre, hindi pa tayo sanay. Kapag hindi tayo sanay magmura, and kapag nagkasama na kayo ng dalawa ng afam, yung parang magmumura ka na din. Hindi naman talaga ako nagmumura dati as in, kasi pag nagmumura kami dati, yung baba namin is parang ano, pinipitik agad ng baba namin. Kaya hindi talaga kami nagmumura. Since na nagkasama na kami ni Banana, yun, mahilig na talaga ako magmumura. Char! Pero hindi dito sa vlog, ha? So, doon na tayo sa number 2. Number 2 is, mabilis silang magdesisyon mga peeps. Kung napapansin nyo, yung afam na one week pa lang kayong magka-chat is, nag-I love you na agad, sasabihin agad sa'yo na, I want you to be my wife. Char! Ano yun? Tinapay lang na bibilhin niya. Wife agad? One week pa lang kayong mag, ano ha? Kaya, huwag din kayong magpadalos-dalos mga peeps ha. Kapag sinabi sa inyo ng afam na ganyan na yung basta one week pa lang, pero yung mga plano na is yung parang pangmatagalan. Mag-ingat din kayo mga peeps ha. Yung mga mabilis mag-desisyon, mabilis din yang mawawala. Pero mag-ingat din kayo, huwag masyadong maniwala. Meron mga afam talaga is sa experience ko, mabilis naman talaga silang mag-desisyon kasi sa dating friend ko, mga one week. Oo, nagstay yung afam ng one week sa Pinas. Tapos, first time nilang magkita ha. Tapos, kasal na agad. Ganun kabilis. Let's proceed na sa number 3. Number 3 is romantic sila. Sweet. Romantic as sweet sa yung, for example, kapag may papera ko yung mga misunderstanding, kapag galit ka, hindi yung sinusuyo kanila ha. Pero gagawa sila at gagawa ng paraan para mapansin ka nila at para yun, magkausap kayong dalawa ulit. So, doon na tayo sa number 4. Bilisan na natin.
Number 4 is gagawin nila lahat, magpasaya ka lang. Gagawin nila lahat, 'di ba? Yung sa example na binibigay ko dati dun sa previous na mga vlog ko na gusto kang mapasaya ni Afam, kaya papadalhan kanya ng mga stars, papadalhan kanya ng pera, bilhin mo yung gusto mo, mga ganyan. Pero hindi din lahat ng Afam is ganyan, ha? Pero seryoso din naman sila. Hindi nga lang muna sila nagpapadala ng mga gifts or ng pera kapag hindi ka pa nila na-meet. So, doon na tayo sa number 6, mga peeps, is eto. Paulit-ulit na lang talaga to. Paulit-ulit, as in, paulit-ulit na lang talaga itong sinasabi ko na ayaw ng mga Afam ng drama. Siyempre, kahit naman siguro Pinoy, kasi kahit naman siguro sa Pinoy, hindi naman, ayaw naman siguro nila din ng drama. Kasi yung mga Afam talaga, yung ayaw nila na nag-iinarte ka. Siyempre, tayo kapag wala pa tayong experience sa Afam, ha, then kasi na-experience ko to dati, ha, na nag-inarte ako. Yung parang gusto mo sa UN ka, pero hindi kasi ganyan si Banana. Nga. Hindi kasi siya ganyan, yung parang, kasi diba tayo mga babaes, galit-galitan din tayo para, alam nyo na mga peeps. Pero kasi yung ibang Afam, hindi sila ganyan, kaya mag-iingat kayo mga peeps, kasi kapag ginawa nyo yan, and then yung partner nyo is, hindi sila mahilig na gawin yung mga bagay na yan. Ako, nga ka talaga. Hindi kayo magpapansinan sa buong week. So, let's proceed na sa number 7, sinabi ko na din to dati sa previous na vlog ko. I don't know, I can't remember kung anong vlog yun. Basta sinabi ko na to dati na ang mga Afam, hindi lahat, ha. Pero almostly 80% ng mga Afam is mahilig sila mag-PDA. As in, hindi lahat, guys, ha. Pero ayon sa experience ko, ha, mahilig talaga silang mag-PDA. Mahilig sila ng PDA. Ano yung PDA? Public display of affection. Wala silang pakialam kung madami bang tao, kung gusto ka nilang halikan, hahalikan ka nila. Hindi naman yung aanuhin ka nila sa public, ha. Basta mahilig silang makap, mahilig mag-holding hands. Basta PDA, mahilig silang mag-PDA, mga peeps. Kaya kapag ikaw is masyado kang conservative, naku, magandaan mo na talaga. Baka masyado kapag nakita kayo dalawa niya sa personal. So, let's proceed na sa number 8. Sa number 8 naman, mga peeps, is yung mga ganyan. Siguro sa ibang lalaki is ganito din yung mga ginagawa nila na mahilig silang tumitig. Lalo na kung as in, gustong-gusto ka talaga nila, yung parang tululaway. Basta mahilig silang tumitik. Pansinin nyo yung mga Afam nyo kapag nakikipag-video call kayo. Kasi kapag mahal na mahal talaga kayo niyan, nako, yung titig niya talaga nasa'yo lang. Char! So, let's proceed na sa number 9. Last na tayo, mga peeps, is sa number 9, ito yung sign talaga. Ito yung katotohanan na as in proven and tested. As in, experience ko talaga to, ha, yung katotohanan na to. Sinabi ko na I mean, like I said to myself na wow, it's really love. Na totoo talaga yung pagmamahal ng isang Afam, ha. Eto, kapag umiyak siya ng dahil sa'yo, meaning, totoo yung pagmamahal niya sa'yo. Hello, sino naman yung fuckboy, sino naman yung tangang foreigner na iiyak kung hindi kanya mahal? So, tandaan nyo yan, mga peeps, ha. Isang sign yan, mga peeps, na mahal ka talaga ng isang foreigner kapag umiyak na talaga siya dahil sa'yo. Char! May ganun. So, tandaan nyo yan, mga peeps, ha. I hope na may napulot kayong araw. So, yan yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Katie and I am now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran. Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi?